everyone! Ang ating topic for today is about tanong ni Daikin Bautista, so shoutout sa iyo. Ang sabi niya, ma'am, nalilibugan ba ang isang babae kapag subo-subo niya ang yung tea ng isang lalaki? So sasagutin natin yan, pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please click like, subscribe, and hit notification bell icon para every time na may upload sa ako ay katulad nito, inunotify ka ni YouTube. And also, leave your comment, guys, kapag may gusto pa kayong idagdag or suggestions and anything na gusto nyong ipa-vlog sa akin. Ayan, sasagutin natin yan. Alam nyo naman ako, mapagpatol ako. Ayan. So, puntahan na natin ang ating topic ngayon. Para sa akin, nalilibugan ba ako kapag kasubo-subo ko or kinakain ko ang tea ng isang lalaki? Para sa akin, guys, para sa akin, sasagutin ko yan. Ang pakiramdam ko kapag sinusubo ko ang isang lalaki is nagko-concentrate ako. Hindi ko nararamdaman yung nalilibugan ako kung yun ang sinasabi nyo. Pero, ginaganahan ako. Ginaganahan ako lalo na kapag halimbawang sobrang tigas na siya. Sobrang natutunan siya sa ginagawa ko. Napapaungol ko, napapatiri ko ang mata, napapaliyad-liyad ko. So, sobrang ginaganahan ako. Mas sinisipag ako kainin yung kanyang tea. So, kapag ka, kung ang tinatanong mo is yung nararamdamang nalilibugan, hindi ko siya nararamdaman. Promise guys, hindi ko naisip na mas nalilibugan ako kapag, yun nga, ganon, napapaliyad ko siya. Pero, mas ginaganahan ako. Mas sinisipag akong kainin yung lalaking turn on na turn on or yung lalaking nagre-response sa bawat pagkain ko sa kanya. Mas masarap ko yung kainin kapag nagre-response siya, diba? So, kapag halimbawa nga ang lalaki ay parang patay din kahit kinakain na, so gaganahan ka ba? So, ganun ang pakaramdam ko. Lalo-lalo na yung kanyang bedlog kapag sobrang parang lumiit na yan, na kumupis na, yung parang pati bedlog ay matigas na. So, mas ginaganahan ako. Masarap kainin yung isang lalaki na sobrang sarap na sarap sa ginagawa mo. Yung bang napapaungol mo, napapasabi mo ng shit, ang galing mo, ang sarap mo. Yung mga ganong salita, mas nakagana yon para sa isang babae. So, kung ang ibang babae siguro is nalilibugan habang ganon, so maybe ako lang yung babaeng ganito na ang pakaramdam ko lang is sinisipag ako. Mas nakakagana. Hindi ko nararamdaman na nalilibugan ako or what. Or siguro, may time na ganun. Kasi nagpo-focus ako eh. Kapag kasi nagpo-focus ako sa kinakain ko na para mas galingan ko pa, mas sarapan ko pa, para mas mapaliyad siya, hindi ko na maisip na malilibugan pa ako. Ang iniisip ko na lang kaligayahan ng aking partner. Ang iniisip ko na lang yung masarapan siya, mapasabi siya ng shit, yung mapaliyad-liyad siya at yung bang masabunutan ka niyan sa sobrang sarap. So, ganon ang gusto ko na lang. Nagko-concentrate ako sa ganong response. Yung kahit walang masyadong pag-uusap, kasi subo-subo mo nga naman na lang magdadaldal ka pa kapag ka subo-subo mo yung bagay na yon. So, doon lang ako nagpo-focus. Yung mga yung eye-to-eye contact, kapag ka kasi masarap kainin yung may eye-to-eye contact, yung mga kahit subo-subo mo na and umuungol ka pa, yung mga ganon, yung mga ganon-ganon ka pa. So, masarap yun sa pakaramdam. And I know, masarap din yun para sa lalaki kasi parang nasarapan kang, parang pakaramdam ng lalaki, nasasarapan ako habang kinakain ko rin siya. So, ganon. Kapag ang isang lalaki is lumiliyad-liyad na napapasabunot sa'yo,
Adan, umuungol, sabi ng shit, ang sarap mo, ang galing mo. Ibig sabihin, para sa akin, ibig sabihin, nagagawa ko yung, nagagawa ko ng tama. At piling ko talaga ang galing-galing ko. So, hindi naman siguro magsasabi ang isang lalaki na magaling ka kung hindi ka naman talaga magaling. So, kapag ka kinakain ko or sinusubok ko, hindi ko talaga naiisip yung nalilibugan ako. Mas sinisipag lang ako trabahuhin. Kasi masarap sa pakaramdam ng isang babae nga, parang achievement yun eh. Yung mga success sa bawat ginagawa mo, na ganun yung nakukuha mo in return. Yung nakukuha mo yung kanyang satisfaction, yung satisfied yung isang lalaki kahit na kinain mo lang. So, ganun. Sobrang masarap yun sa pakaramdam ng isang babae. Parang nakakalaki ng ego. Yung parang ganun. So, nakaka-proud sa sarili na mapapaganon mo ang isang lalaki, di ba? So, ganun yung nararamdaman ko. Hindi ko nararamdaman nalilibugan ako. Bagkos, mas masarap sa pakaramdam ko. Halimbawa, ganun yung response ng isang lalaki. Halimbawa, ginawa ko yung perform. Nag-perform ako ng isang, yung aking special skills, di ba? So, kung paano kumain at ginalingan ko. So, yun nga. Masarap sa pakaramdam. Nakaka-proud sa sarili na mapapaganon ang isang lalaki kapag kinain. At yan lang po ang aking vlog for today. Sana may napulot kayong aral or tips or kaalaman sa bawat sinasabi ko na pagka nakita nyo sa inyong partner, masasabi nyong tama si Aika. Lagi nyong may isip na tama pala yung sinasabi ni Aika. Kasi real talk lang naman talaga tayo lagi. Dapat real talk lang, hindi yung masyadong fantasy ba na hindi na makatotohanan. Doon tayo sa totoo lamang. Ayan. Marami pong salamat sa panonood. See you on my next vlog. And have a safe day to day, guys. Ingat po ang lahat. Dahil may paparating po tayong super typhoon na si Mawar or tatawaging Betty. Sana po ay ingat po ang lahat at panatilihin ligtas ang ating sarili. Safety first, guys. Huwag na masyadong magagala, okay? So, sana ay ingatan tayong lahat ni God. Ayan.